Go. Kaya kasi nai-deliton. Kanya naman sa istasyon na nakasama. Sir, time on lang ko daw ang bandera. Hindi ko lang dito yung program. Yo, what's up guys? So, for this video, manghuhuli naman tayo ngayon. And before tayo manghuli, syempre, subukan muna natin itong product natin na nabili. Nabili natin sa TikTok. Ayan, ito. Yung, ano ito? 60 men per grams. Para yung nahumahuli natin na, ano, na suspect, eh, hindi babahuan sa atin ba? Diba? Tsaka ito, try natin dito ngayon. Itong, ano, nabili natin na, ayan. Pants. Ayan, ito yung susuotin natin para hindi tayo magmukhang pulis. Ayan. Dapat magmukha tayong tambay. Okay. Ayaw mo gaulaw nga ikaw mo bayad nga dili pakatinglon. Sing! Siyempre, magsaliko lang tayo guys. Magsasaliko lang tayo. Guitar na ano. Sando. Para mukha tayo ano, maguha tayo. Euro. Mura na guys. 100 meg. Oh, okay ah. Mabango. Yun lang. Hindi konti lang. Huwag kang maubos eh. Yan. So, yan. Punta na tayo sa lugar. And let's go! So what's up guys, welcome back sa ating channel and this is Aldrin P, also known as PNP Beatbox King. So welcome sa ating video kasi kakaibang video po itong gagawin natin kasi magkakandak po kami ng entrapment operation. So nakikita nyo is pabiyahi po kami. Pupunta po kami sa lugar kung saan po napag-usapan ng complainant at ng suspect kung saan sila magkikita at iabot yung pera. So ang nangyari dito guys, ha? So si complainant, yung mga private videos niya is nakuha ni suspect illegally, so walang permission po yon ni complainant. And parang tinitret po si complainant na kung na ipagkakalat niya po online yung video. So ang ginawa po ni complainant is nagtanong siya kung ano po ang magandang way or ano po ang gagawin niya na para i-delete ni suspect yung mga private video ni complainant. So ang sabi po ni suspect is kailangan niyo mo akong bayaran or magbigay ka sa akin ng pera. So nanghingi po ng tulong si complainant sa amin. So ngayon kaya nagkakandak po tayo ng entrapment operation. So bawal po ang mga ganitong mga kagawian or mga ganitong ginagawa. Bawal na bawal po yan kasi pwede po kayo makasuhan ng grave coercion or robbery extortion. So as you can see is
nandito na po tayo sa lugar kung saan sila magkikita. Siguro familiar kayo sa lugar na to. So hindi ko na i-mention kung saan. And ano po, hindi po tayo nagbihis na parang pulis. So nagbihis po tayo na wala lang, parang tambay lang. So nakasaliko. And hintayin natin yung ano. So this time naghihintay kami dito sa suspect na dumating. Kasi nauna po kami. Kailangan po nating mauna dumating sa area kaysa sa suspect. So para makita po natin. And kapag naiabot na yung pera sa from complainant to suspect, and pwede na po nating hulihin si ano, si suspect. So yan, kung nakikita niyo yung babae na naka sombrero, so siya po yung suspect natin. And siyempre, i-blur natin yung mga mukha dito baka si pagalitan tayo. Hintayin natin na lumapit si ano, lumapit si suspect sa kay complainant. Pasensya na po, hindi makita sa video kasi natabunan nitong ano, lalaki. Pero may clip ako yung papakita sa inyo na na-videohan yung actual na pagbigay ng pera, kaya hinuli namin siya. So, sa mga ano natin diyan, sa mga kababayan natin diyan, huwag niyo pong gagawin 'to na i-threat niyo po yung ano. Iti-treat nyo po itong mga kapwa natin. Pag hindi ka nagbigay, ipagkakalat ko yung mga larawan mo or videos mo. Bawal na bawal po yan. Pwede pa kayong makasuhan dyan. Pwede pa kayong makulong. Mataas na kulong po dyan. Ha? So, yan. So, pumunta na po si suspect sa complainant. And hintayin po natin iabot yung pera at tanggapin ni ano, tanggapin ni suspect. So, ayan, inabot na po yung pera. And lapitan na po natin si suspect para hulihin. And go. Dali ba si Deliton ba? Kaya ba si Deliton, na Deliton? Deliton, na Deliton, na Deliton. So yun nga guys, nahuli na po natin si suspect. Kapunta na po kami sa station, sa police station, kung saan siya i-detail.